Hi everyone! My name is Camille Fornela and I am the Budgetarian Bride. Sobrang excited ako for this day kasi this is my first time to try vlogging. Ang dami kong nare-receive na request sa messenger, sa email, na subukan ko daw ang vlogging and magtayo ng channel. Pero hihiya talaga ako magsalita because kung alam nyo, I'm a writer. Mas sanay akong magsulat kaysa magsalita. But still, I'm doing this para naman dun sa mga gustong makanood ng video ni The Budgetarian Bride. So enjoy kayo! Marami akong sasagutin questions dito. Ang The Budgetarian Bride, it helps Filipina brides-to-be para magplano ng dream church wedding nila. Because sa market, kung makikita mo ang mga guides, ang mga checklist na available, international or kaya sobrang yung generic. So this is narrowed down para sa mga Filipina brides-to-be na nagpaplano ng church wedding. All the tips, all the suggestions, dito lang umiikot. Wala nang iba. If you've seen my Facebook post, I have the story of a struggling bride. And doon talaga nagsimula yung idea kung bakit kami naglabas ng ebook na tinatawag na Wedding Planning for the Clueless Bride-to-be. Kasi when I was planning my own wedding, kasi wala akong budget para sa wedding planner na nagkakalagang 100,000 pesos, wala akong budget na ganun. So, sabi ko, kaya ko namang i-plano yung sarili kong wedding. Pero, ang hirap pala kasi hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, sino yung kakausapin ko. Hindi ko alam kung yung supplier ba na to ay sulit. So, yun yung naisip ko, why not help brides-to-be? Kasi kapag ikinasal ka na, alam mo na yung mga mangyayari. And my turning point is yung nagkaroon ako ng regrets on my own wedding day na hindi ako nagkaroon ng maayos na picture kasama yung mga bridesmaids ko. Bakit? Kasi nagtipid ako sa makeup artists, okay? So, basahin nyo yung the story of a struggling bride and malalaman nyo kung bakit. So, doon ko na-realize na hindi lahat pwedeng tipirin. That's why I started the Budgetarian Bride para matulungan yung mga brides-to-be na matanggal yung regrets sa wedding day nila. Sa mga ikakasal, kahit siguro bagong engage ka pa lang, later on, these are the top 3 things na talagang magkakaroon ka ng headache. So first ay budget. Siyempre, gustong-gusto mo nang mangyari yung dream wedding mo, kaya lang yung budget mo, ma-realize mo, sobrang kailangan mong magtipid. Even 500 pesos or 1,000 pesos na pwede mong tipirin, gagawin mo para lang magkasya lahat within the budget. And the next one ay guest list. For the guest list, dahil nga, again, connected ito sa budget, kada isang guest na makikita mo, kada isang guest na iimbitahin mo, babayaran mo yan per plate, diba? So, choose your guests wisely. And doon na nga tayo nahihirapan. Sino ang dapat pumunta sa kasal? And then the third one, ito, suppliers. Kasi hindi natin alam sino ba yung mga suppliers na sulit. Sino ba yung mga suppliers na kailangan ko sa kasal ko? Anong package yung dapat kong kuhanin? Yung mga ganyan, yan yung top 3 na pinoproblema ng mga brides. Para makatipid ang mga brides-to-be natin, I have 3 tips din. Siyempre, first sa invitation, uso na ngayon yung messenger, e-invites yung tawag doon. Yung soft copy ng invitation, pwede mo siyang hingin kay supplier or hindi ko alam kung may additional bayad para sa soft copy. And then, ipapamigay mo na lang siya through messenger. Kasi kami, we printed almost 100 invitations. Actually, maraming hindi na pamigay kasi hindi ko na sila kayang kitain isa-isa. So, sayang. And then, for the next one, yung mga will you be presents. Diba kapag aayain mong maging ninong, ninang, or abay yung isang tao, bibigyan mo ng gift. So, kung tunay mo silang kaibigan, kung tunay silang sumusuporta sa kasal ninyo, kahit wala yung gift na yun, papayag sila. And then, third one, for me personally, yung wedding shoes. Kasi, matatakpan siya ng gown. So, instead na gumastos ako ng 50,000 para sa isang brand new shoes for my wedding day, ilalaan ko na lang siya sa ibang mas
priority ko na supplier. For the regrets, ito yung pinaka-ayaw nating maranasan kapag ikinasal tayo. Again, walang divorce, hindi tayo pwedeng magpakasal ulit. Kaya, for me, para hindi ka magkaroon ng regrets, huwag mong titiparin itong top 3 suppliers na ito. First ay photo and video supplier. Kasi lifetime memories na yan. Make sure best quality ang kukunin mo. And then for the second one, on-the-day coordinator. Kasi yung on-the-day coordinator, they serve as your fairy godmother during your wedding day. Lahat ng supplier, sila ang mag-aayos. So, not unless ikinasal ka na, dun mo lang ma-realize yung importance nila. Kasi ako personally, ayokong mag-hire nung una. Pero nung na-realize ko, sino yung magre-receive ng lechon, sino yung magpapa-cue na ito yung bridal song ko, sino yung magre-receive ng cake sa reception, sino yung tatao sa registration area, lahat ng maliliit na bagay na ganyan na pwedeng maging disaster, kayang gawin lahat ni on-the-day coordinator. And then, syempre, for the third one, huwag natin tipirin yung food. Alam naman natin, di ba, for the visitors, for the guests, ito talaga yung inaabangan nila. So, maaalala nila talaga sa kasal mo kung masarap yung food or hindi, kung kulang or sobra. Lahat yan, maaalala nila. So, huwag mo siyang pipirin. Para sa mga wedding guests na umaattend sa kasal, kung ma-check nyo sa The Budgetarian Bride, feeling ko sobrang galit na kayo sa akin. Pero for me kasi, it's educational na malaman natin yung mga basic na wedding etiquette para hindi naman nakakahiya sa mga ikinakasal, di ba? Meron tayo dyang definition kung ano ba yung RSVP, ano ba yung unplanned wedding, kailan ka lang pwedeng magsama ng plus one, and hindi lang pagkain ang dahilan kaya tayo nagkakaroon ng reception, and many more. So, kung ikaw ay wedding guest and sobra yung respeto mo para sa mga ikakasal, magbasa ka ng mga tips ko sa The Budgetarian Bride para malaman mo kung ano yung gusto nila, kung ano yung nakakapagpagaan sa loob nila. And please always respect the couple. That's the most important thing. For all the brides out there, alam ko ang mga pinagdadaanan nyo. Emotionally, physically, financially, stressful yan. And lahat yan, sabay-sabay mong pagdadaanan during wedding planning. So to be able to help you, I actually have an ebook called Wedding Planning for the Clueless Bride-to-Be. So from day one na mamimili ka ng date hanggang sa mismong araw ng kasal mo, I have the checklist, I have the guidelines for you. And aside from those things, marami tayong mga tools and trackers na ibibigay. Kasi nga, alam mo yung feeling ng ikakasal. And ito yung mga personal na bagay na ginamit ko. Like RSVP tracker, budget tracker, ultimate wedding checklist. Ito yung checklist ng lahat ng suppliers na kailangan mo with budget. And meron din tayong checklist on the day. Ano yung dapat mong dalhin? Hindi mo makalimutan. From underwear to wedding ring, lahat yan nasa checklist natin. And then, ano yung mga dapat mong i-endorse kay on the day coordinator? Ano yung mga gown style na bagay sa shape ng katawan mo? And then, meron din tayong 51 most asked questions. Sasagutin ko yan sa isang free ebook. Then, last one, meron din kaming customizable calendar. Kung ano man yung schedule mo, ilalagay mo lang siya and then you print it para wala kang makakalimutan. So, everything para organize lahat, para wala ka talagang magiging regrets for your wedding day. I hope you check us out at thebudgetarianbride.com. Happy preps!